perfect na ano ito eh, magdaraya eh. Gayang-gaya. Gayang-gaya tayo, gayang-gaya niya ang galawan. Sabi nga, no? Kayang-kaya niyang gawin. Maging isang Kristiyano. Diba? Sa harap ng mga tao. Kaya niyang lumakad ng naayon sa kalooban ng Panginoon. Diba? Pero ang espiritu pala niya ay iba. Kasi pwede tayong magpakita na tayo ay okay, pwede tayong magpakita na tayo ay nakay Kristo, gumagawa tayo ng mga mabubuti, gumagawa tayo ng mga bagay na, hallelujah, katanggap-tanggap o masarap sa paningin ng tao. Di ba? Sa mga vlogging nga lang eh, gumagawa sila ng mga chapter vlogs, di ba? Tumutulong sila. Pero karamihan sa diyan, hallelujah, mayroong personal interest. Diba? Tama ang ginagawa, pero iba ang motibo. Kaya ang ginagawa niya, meron siyang hidden agenda. Kumbaga. Ganun po ano. So, hindi ito dahil sa ikaw ay naniniwala, hindi dahil ikaw ay nakay Kristo, hindi dahil sa ikaw ay lumalakad ng hindi ayon sa laman, mga kapatid. Hallelujah! Makikilala tayo, mga kapatid, kaya na tayo ni Kristo, kung tayo ay disin spirit, kung tayo ay nasa espiritu ng Panginoon. Amen? Kung espiritu ng Panginoon ang gumagana sa ating mga kapatid, hallelujah, masasabi natin na tayo ay nakay Kristo Jesus. Amen? So, wala naman bang pakinabag sa laman? Ang sinasabi natin, no? Ang laman, kayang gawin yung lahat. Pagpakita ng mga bagay na kaiga-igaya, kaiga-iganyo. Amen? Pakitang tao, baga, kaya natin kayang gawin ng laman yan, lahat kayang gawin ng laman. Amen? Subalit pala lang tayong pakinabang dyan sa laman. Sa laman ay wala anong pinakikinabangan. Ang mga salita ko sinasalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Andito mga kapatid ang buhay. Andito ang katotohanan sa salita ng Panginoon. Amen. Ano man ginagawa ng laman natin, hallelujah, kung hindi naman ito, amen, ayon sa Espiritu, hindi naman ito ayon sa kalooban ng Panginoon, amen, at ginagawa mo lang para magpakita ng tao ka, ay wala rin po. Diba? So walang buhay sa mga lahat ng ginagawa ng sabi nga, no? Hallelujah, ang tao hindi na bumuhay, amen, ano ang ating gawa, hindi tayo may ligtas sa ating mga sariling gawa. Amen, ito yung mga gawa ng laman eh. So walang buhay dyan sa laman. Kaya tamang gawin natin. Hallelujah. Praise the Lord. Amen? Oh, so, there is no judgment to the royal, spiritual, predestinated seed of Abraham. Amen? Wala namang anumang hatol sa mga royal blood. Yung mga royal blood pa, no? Mga spiritual, ayan, mga predestinated seed of Abraham. Wala na po ang mga hatol doon, mga kapatid. Amen. Kung kayo ay kay Kristo, kayo may binhi ni Abraham. Amen. Basahin po natin yung Galatians 3:29. Verse 29. Sabi nito, kung kayo ay kay Kristo, kayo rin man ay... 3:29. Okay, tama. Kung kayo nga ay kay Kristo, kayo rin naman ay mga kapaupuhan ni Abraham na pagbana. Amen. Ayon sa pangako. Ito rin po ang mga kapatid. Ito rin isang palatandaan. Makasabi natin na tayo ay nakay Kristo at walang anumang hatol kung tayo ay mga binhi ni Abraham. Masisiguro tayo ay binhi ni Abraham. Ano? Tama ba ito binasa? Galatians? Yes. Galatians 3:29.
Pero kung kayo ay kay Kristo, kayo rin naman ay mga kaupuhan ni Abraham na tagapagmana ayon sa pangako. So isa rin yan po sa palatandaan, haleluya, na tayo ay laki Kristo. Amen. Tayo ay predestinated. At tayo ay mukha apo ni Abraham, dapat. Tayo ay spiritual at tayo ay royal. Royal blood, kumbaga po ano. For they are predestinated to eternal life. They have accepted God's provided sacrifice, and that sacrifice which was Christ the Lord. Amen. Okay, Ephesians 1. Meron na tayo. Chapter 3 and 4, purihin ang Diyos, Ama, ng ating Panginoon Jesus Kristo, na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang tungkol sa Espiritu, saksang kalangitan kay Kristo. 4, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa kanya bago itinatag ang sanlibutan upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Amen. So, alam na natin dito, no? Ito mga Ephesians 1:4. Ito ang ating pinatayuan. Ito ang ating stand. So, they have accepted God's provided sacrifice and that sacrifice of Christ. Amen. So, tayo ay predestinated to eternal life. Hallelujah. So, wala tayong hatol. Amen. Isa tayo doon sa predestinated talaga at tayo no, mga binhi o mga kaapu-apuhan ni Abraham. So, isa lang po, no? Okay. Ayon sa pagpipili niya sa atin bago itatag ang sanlibutan. Okay. Sa Acts 13:48 naman po, Gawa 13. 13:48. Pagkasabi ko dito, kaya maging hayag nawa sa inyo. Okay, sorry. At napanginig ko ang mga hintil. Dito na mga hintil ay nagagalak sila at sinuluhati ng Diyos at nagsisampalataya ang lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. Okay. So, namarinig ito ng mga hintil, ano? Yung sinabi ng Panginoon, na nagagalak sila. At niluwalhati nila ang Diyos at isasampalataya ang lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. Tinanggap, ano? Tinanggap nila, niluwalhati nila ang Diyos, sila itinalaga before the foundation of the world. So, yun po, ano? Sila yung mga binhi ni Abraham. Sila yung mga itinalaga before the foundation. Sila yung mga royal, mga predestinated seed. Amen. So, basa-basa ko muna tayo, no, mga kapatid. Sa pa. John 5:24. Basa muna tayo ng mga... John 5:24, sabi ko dito, iwan mo roon sa rap ng lumbana. 5:24. Sorry, madaling basa ko. Kapag katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumili ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsubo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi makapasok sa paghatol. Yun. Kundi nilipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. So yun. Isa yun din po ano, ang matandaan kung tayo ay na kay Kristo, yun ang mangyayari sa atin. Amen? Ang dumirinig ang aking salita. So, dumirinig at sumasampalatay sa kanyang nagsubo sa akin ay may buhay na walang hanggan. E paano po yung mga hindi naniniwala kay Kristo na siya yung Diyos ay pinadala, hallelujah, sa atin upang ipakilala ang kanyang sarili. Diba? Paano yun? So, hindi sila kasama rito sa katotohanan na sinasabi ng Panginoon. Diba? Kaya sabi natin kanya, hindi lahat
Kasi nang tumatawag ng Panginoon, nang sinasabi sila ay nasa kay Kristo, ay masasabi mo ikaw ay nasa kay Kristo. Ikaw ay pinili o ikaw ay tinalaga before the foundation of the world. Kung hindi ka naniniwala doon sa katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aming salita at sumasamang palatayan ng siyang nagsubo sa akin. Amen? Ay may buhay na walang hanggan at hindi makapasok sa paghapon. So, kawawa po na yung hindi naniniwala doon sa nagsubo. At doon sa isinugo, siyempre. Kasi isa naman yung sila eh. Diba? Isa po yung sila, ang nagsubo at ang nagsinugo. So, he did not give my word, the word there is understand it. Any drug, anything else can hear it and walk away. Okay, mga malalasing na po, no? Narinig nila, pero malis sila, hindi nila, can hear it and walk away, but he that heareth my word, understandeth my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into the judgment, but is passed from death unto life. So yun, kailangan maniwala tayo doon sa nagsugo. Amen. Na yung isinugo niya, alilayin yun yung sarili niya. Pero mayroon kayong mga mananampalataya, mga kapatid, alam naman natin na hindi sila naniniwala doon sa nagsugo, doon sa isinugo. Hindi sila naniniwala na si Kristo at ang Ama ay isa. Pinag-iiwalay po nila. So paano ngayon, di wala sila dito sa John 5:24? Paano kayo makakapunta doon sa panibagong buhay? Hindi kayo makakapasok. Paano kayo hindi makakapasok sa paghatol at lilipat sa kabuhayan? At lilipat sa kabuhayan, hallelujah, mula sa kamatayan kung hindi tayo maniniwala doon sa nagsugo. Amen. Praise God. At sa 1 Corinthians 11:31, okay. If the church has been judged and they have judged themselves, 1 Corinthians 11:31, datapat kung ating kilalanin ang ating sarili ay hindi tayo wahatulan. Yes. Amen. Kung kikilalanin natin ang ating sarili, mga kapatid, ay hindi tayo wahatulan. And have accepted the blood. How can God judge a man that's perfectly, totally sinless. You see, there's no such a person ever born again believer. True believer is perfectly, absolutely sinless before God. He's not trusting in his own word. Amen. So, hindi na tayo maniniwala, hindi tayo magkikiwala sa ating sarili, sa ating mga sariling salita, mga kapatid, sa ating mga sariling pakahaka o sariling kaunawaan. Hallelujah, ang lahat dapat ibinabasa natin doon sa salita ng Panginoon. Amen. Hindi tayo gagawa lang ng mga sarili nating pagpapaliwanag. Hallelujah. Kung dapat meron tayong sinusundan. Kaya mahalaga ang isang propeta, mga kapatid. Hallelujah. Kasi siya nagtuturo sa atin, naggagay sa atin sa mga dapat nating sabihin at ituro, ipangaral. Hallelujah. Kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Amen. Kaya tulad ngayon, kung hindi natin ito alam, paano natin malalaman kung wala tayo rito? Para natin malalaman kung gaano nga ba natin mapapatunayan, hallelujah, yung Romans 8:1 na tayo isa doon. Amen? So, salamat sa propeta na siyang nagagay sa atin ngayon, mga kapatid, upang malaman natin ang mga bagay na ito. Amen? Kasi karamihan ng tao na walang sinusundan, hallelujah, walang seer, kanya-kanya silang paliwanag. Pag manood ka sa mga Facebook, yung mga nangangaral, marami ko dyan. Kanya-kanya interpretasyon, kanya-kanya pagpapaliwanag, sariling puro-puro, sariling haka-haka lang. Amen? Walang sinusundan. So, nagiging parang walang buhay. Ang salita ng Panginoon, ang pangaral ay walang buhay kung wala tayong sinusundan. Hallelujah, mga kapatid. Wala tayong nagpagdabay. Amen? Para may tama yung bawat salita, yung mga binabasa natin para maunawaan ng tao. Hallelujah, kung paano nga ba? Ano nga ba ang tama? Amen? Salamat sa Panginoon. Hallelujah, at meron tayong isang sinusundan. Binigyan tayo ng mga aling ng Panginoon.
bigyan na tayo ng isang guide. Haleluya, para natin maunawaan ang kanyang mga salita, mga kapatid. So, after accepting the blood, how can God judge a man that is perfectly totally sinless? So, ano nga ba? Paano niya binyadya sa isang tao sinless ka? Di ba? Walang baris. Amen. Kumbaga sa isang judge, literally, sa mga kaso-kaso, ano yung judge? Dapat naninimbang siya. Dapat ang kabilang panig, titingnan niya na maigihin siya pwedeng maging isang one-sided lang. Diba? Paano niya malalaman? Hallelujah, ang lahat ng katotohanan, kung wala mga ebidensya ipipresent sa kanya, kung hindi siya maghaharap ng mga ebidensya, amen, na magpapatunay ng isang tao na walang kasalanan. Diba? So, may mga tao na nakakunan ng walang kasalanan. Literally, ng mga judge. Kasi, hindi sila siguro masyadong nag-research o inaalisa, itinitimbang. Pero sa Panginoon, hallelujah, ang Diyos ay pantay sa atin. Pantay ang Diyos sa lahat ng tao. Mayaman ka man, mahirap ka, o parang ng Diyos na wala kang kasalanan, bakit kanya i-judge? Diba? So, hindi ito sa mahirap lang. May mga mayaman din naman. Diba? Kailangan lang nilang lumabas doon sa mga bagay na dapat nilang lumabasan. Pero naniwala tayo mga pagkaya tayo nangangaral, umahayo, amen, para abutin yung mga predestinadong bigay na nandun sa mga lugar na yan. Diba? So, ganun po yun, ano? Isa po ito sa, hallelujah, mga paraan na makikita natin kung tayo nga ba ay isang predestinadong. Amen. Kung walang hatol, kung tayo ay talagang nakay Kristo. 1 Timothy 5:24. Ibutin natin yung 1 Timothy 5:24. 1 Timothy 5:24. Ang mga kasalanan ng ibang tao ay lantaran at nauuna sa lahat. Nauuna sa kanila bago pa sa hukuman. Ngunit ang mga kasalanan ay sumusunod. Ngunit ang mga kasalanan ay sumusunod pagkatapos na. Ang mga kasalanan ng ibang tao ay lantaran at nauna sa kanila bago sa hukuman. So, yun po ay yun, ano, kadugtutan doon sa binasa natin sa 1 Corinthians 11:31. Yung sa sinabi ng propeta na and how God accepted the blood, how can God judge a man that's perfectly protected because he can sinless. He said there's a that's a person, every born again believer, and believer is perfect, absolutely sinless for God. Amen. So, sinusundan ng ilang mga tao ang hayag ng kasalanan. Kahit alam na nilang umalik, sinusundan pa rin ng tao. So, paano nila masasabi na, na natin masasabi na tayo na kay Kristo kung alam natin na yung mali ay sinusundan pa rin natin? Diba? Maraming mga tao ang ganyan, mga kapatid, ano? Marami sa tao ang ganyan na siya daw ay na kay Kristo. Pero sinusundan niya ang kasalanan ng kanyang kapwa. Alam niya namang mali yung ginagawa daw, sinusundan pa niya. Sinusundan pa po natin. So paano natin maharapin na tayo kay Kristo? So dapat hindi natin susundan yung mga kasalanan. Alam na natin na kasalanan na yun, gagawin pa natin. Hallelujah. So, mali. Okay. Is the Lord anything that lives against to God to die first? And you cannot keep your same spirit, you cannot keep your same habits, you cannot keep your same thoughts. You got to die, okay? And Matthew 16:25.
Matthew 16:25, sabi po dito, sapagkat ang sino mang mag-ibig ligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Yes. Amen. At ang sino mang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakasumpong niyaon. So, kailangan nating mamatay, mga kapatid, sa ating sarili. Amen. Para maging karapat-dapat tayo na sumunod kay Kristo. Amen. You cannot keep your same spirit. Sabi ko na, you cannot keep your same habits. You cannot keep your same thoughts. Yung thoughts natin, yung mga pag-iisip natin dapat nababago. Yung spirito natin dapat nag-iiba. Amen? Amen? At yung ating mga habit dapat nababago. Amen. Amen. Kung dati, hallelujah, ang habit natin ay magbasa ng pocketbook, dapat yan iba na ang habit natin. Ang salita ng Panginoon dapat lagi ang binabasa natin, mga kapatid. Yun, ganun lang po alam, mamatay tayo. Doon sa mga ginagawa natin, ang ginagawa ng laman, hallelujah, yung mga habit natin na hindi dapat habit ng isang Kristiyano, hallelujah, dapat palilan natin yun. Yung espiritu natin nakakaiba, na hindi espiritu ng mga Diyos, dapat papalitan natin, mga kapatid. At yung higit sa lahat yung mga pag-iisip, yung mga negatibong kaisipan, hallelujah, dapat daw ito ay mamatay. Totally mamatay para tayo, hallelujah, masabi na wala tayong judgment. Yes. Kasi nakay Kristo tayo. Amen. So isip, pasalita at sa gawa dapat. Ganun daw po. Nasa Panginoon, yung mga gawa natin, yung mga kilos natin, ang mga kaisipan natin. Amen. Amen. But the Lord, you got to die on his altar like Abel, dead with his lamb. You got to die with your lamb. You got to die to your own thinking. Ayun, pag-iisip, to be born, to his thinking. Let the mind that was in Christ be in you. So yung anong pag-iisip ng Panginoon, dapat nasa atin. Diba? Philippians 2:5-8, dapat ano? Let the mind be in you. Ano, pag-iisip ni Kristo, kung ano si Kristo, dapat ganun tayo. Dapat kamaterialis tayo ni Kristo. Amen, para masabi natin na tayo ay nakay Kristo. Praise the Lord. Hindi na pa natin mapasahin ano, Philippians. You got to think his thoughts. And now, brother, sister, let me say this as intelligent as I know how to say it. How can you think his thoughts and deny his word? Diba? And yet claim you're born again. Paano mo nasabi na kaisipan niya ay nasa iyo, pero itinatanggi mo naman ang kanyang salita? Diba? Madaling sabihin na kay Kristo tayo, pero mayroong bahagi ng salita na ang pinaniniwalaan mo. Hindi buong salita ng Panginoon ay pinapaniwalaan mo. Naghahanap na lang dito ng kanurangkot sa'yo. Pero kung ano yung naging sa'yo, hindi mo ipinangaral, ayaw mo ipangaral kasi tatamaan ka. Diba? So how can you say na, ang sabi nyo? How can you think his thoughts and deny his words? Diba? Tama mo sabi ng kumpeta, and yet, if you're born again, tapos iniklaim mo, na isa ka born again. Amen. Just ask yourself that question. How can you do it? You can. If you're born again, hallelujah, you got his thoughts. Amen. If the mind of Christ in you, then you are a new creation. Amen. Amen. That's the Lord. Palapang mga sa Panginoon, if you are got his thoughts, if the mind of Christ is in you, you are a new creature lang. Amen. Ang galing. Hallelujah. 1 John 3:9. 1 John, what is the right? First John 3:9, sabi mo dito, ang sino man itinanak ng Diyos ay hindi nagkakasala sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya at siya'y hindi maaaring magkasala sapagkat siya'y itinanak ng Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. The Bible teaches that, and if any brother would like to, where you find that creature, look that word. Creature, yung po, ano kinayang salita, creature, up in the lexicon. And you'll find out that the word creature, there is interpreted or translated a new creation. Because you are one creation, a human being born in sexual desire here on earth,
And thou, you're a creation by the word, born by the spirit, your own thoughts are dead. So, kung tayo ay tayong pinanganak sa laman, hallelujah, pero tayo ay bagong creation ng mga kapatid, by spirit, kung ang ating mga sariling kaisipan, ating mga makabundong pag-iisip, hallelujah, ay patay na. Tayo ngayon ay mga bagong nilalang kay Christ Jesus, mga kapatid. Yun dapat ang ating babaguhin. Amen. Praise the Lord. May binasa na ng 1 John 3:9. Okay. John 16:25. Dalawa na lang. John. John. 16:25. Sinasalita ko sa inyo ang mga bagay na ito sa malalakong pananalita. Darating ang oras na hindi ko na kayo pagsasalitaan ng malalakong pananalita, kundi maliwanag na sa inyo ay sasaysayin ko ang tungkol sa Ama. Amen? Amen? Nung tayo, hallelujah, mga kapatid, ay doon sa denominasyon na ating sinasamahan, ang mga salita na ito ay talaga hindi natin maunawaan, mga kapatid. Sabi natin kanina, salamat sa Panginoon at meron tayong isang tagagiya, meron tayong sinusundan. Amen? Meron tayong nasihir para ang mga salita na ito, mga kapatid, ay ating maunawaan. Amen? Binibigay ng Diyos sa atin, hallelujah, na kailangan ma-perfect natin ito. Kasi nung nandun tayo sa denomination, sabi natin kanina, hallelujah, sa denomination, mga kapatid, kung ano lang ang angkop sa kanya, yun ang ipapangaral niya. Kung ano yung alam niyang tatama sa kanya, hallelujah, ililisan niya yan. So, paano mo masasabi na ikaw ay isa doon sa ating binasa kanina sa natin, Romans 8:1, kung gano'n ang uri ng pangaral natin maririnig, mga kapatid. Kailangan lahat, sabihin natin lahat, kahit ito'y tatama sa atin, mas maganda. Kaya hindi tayo mababago, mga kapatid, kung yung alam natin plus sa atin yung maririnig natin. Dapat yung mga hindi ako sa atin, maririnig din natin para mabago ang ating kaisipan. Tag-isip dito, mga kapatid, ano? Tag-isip dito ang gusto ng Panginoon, hallelujah, na mabago sa atin. Amen. Yun ang totally talaga na pinapakot ng kaaway, yung isip. Mga negative na kaisipan. Kaya doon tayo inaano ng Panginoon, hallelujah, yung isip natin talaga na gusto niya nga mabago. O, sigan ko rin chance 5:17. Last na po siguro ito. Amen. Sigan ko rin chance 5:17. Kaya, kung ang sino man ay nakay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila ay pawang naging mga bago. Diba? Ang mga lahat, lumipas na yun. Nung tayo ay nasa denominasyon, hallelujah, lahat yung lipas na. Ngayon nandito tayo sa message, hallelujah, dahil alam natin ang lahat ng mga bagay, dahil may nagturo sa atin, may nag-guide sa atin, mga kapatid, lipas na yun dapat. Hindi na tayo sa bagong buhay. So tatanggalin na natin ngayon lahat ng ating mga ginagawa dati, yung mga hindi maganda na ginagawa. Amen. O doon minsan nagkakamali tayo, bumalik tayo sa salita. Hindi kung nagkakamali tayo ay bumabalik tayo sa dati. Dapat ibalik tayo sa salita. Ikamali tayo Dito na tayo sa salita, bumalik. Huwag tayong babalik sa inuman, huwag tayong babalik sa bisyo. Kaya nagkakala tayo, parang nawawalan ka na ano. So meron tayo, may pastor tayo, may mga elders pa tayo na pagbibigyan natin ng payo. Hindi tayo hihingi ng payo sa labas. Kasi kung sa labas tayo mahingi ng payo, dadalhin na tayo yung pabalik sa salibutan. Amen? So wala na namang hato sa mga kay Christ Jesus kung yung mga bagay na yung mga patid na narinig natin, hallelujah, dalaman natin ay nasa atin. Amen? Praise the Lord, rilangan po. Pray ng Panginoon. At binabalik na po sa atin. Amen. Isa pa ako sa pangalan ng ating